Alas 9 na! I-konsulta na! Alas 9 na! I-konsulta na! Alas 9 na! I-konsulta na! Huwag nang mag-aalala, mga kapatid, kami narito na. Hatin namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Alas 9 na! I-konsulta na! Alas 9 na! I-konsulta na! Alas 9 na! I-konsulta na! Hi! Happy healing morning po! Ay, maraming salamat at nakaantabay na pala kayo. Siyempre, welcome sa ating regular na tipanan sa ating Saturday morning habit. Ano po? Pag alas 9 na, i-consulta na live po sa ating YouTube at sa ating Facebook. Ayan, kumusta naman ang pagsalubong nyo po sa Year of the Wood Dragon. Naku, maraming tanong dito, pati pang fungsoy. Hindi po ako nagfufungsoy eh. Pero maaari nating pag-usapan ngayon ang remedyo kung kayo po ay kasama doon sa zodiac sign na hindi masyadong swerte. Okay. Kasi ano daw ang mga swerte? Ayan, born under the Year of the Rat, monkey, ox, no? Yan po yung mga swerte. Rooster, secret friend ng dragon. Naku, dahil doon sa mga tanong-tanong na yan, doon tayo sa mamalasin daw. Ano ba yan? Lalo na yung born under the Year of the Dog. Paano nga ba suswertehin? Sige, healing ano tayo? Healing buhay. Kasi buhay ang ano... nakasangkalan pagmamalasin ng ating pong kapalaran, no, sa bawat taon, kasi po ang Chinese New Year o ang Lunar New Year ay nakabase sa science eh. May science po yan, kaya pwedeng paniwalaan, hindi yung nasa annual calendar natin na nakabase lang sa numero. So mamaya pag-usapan po natin yan, ha? At sana po ay napanood nyo yung ating ano, magandang episode kanina, success story na naman po ng paggaling ng isa nating taga-subaybay dito sa Healing Galing sa ating GMA TV program kanina, 7:30 in the morning, pag Sabado po yan, tungkol sa gallbladder polyps. Ayan, na nalulunasan ng hindi inooperahan the Healing Galing way. At kung hindi nyo po napanood kanina dahil medyo tinanghali kayo ng gising, ganito rin pong oras pag araw ng Linggo sa Facebook natin at sa YouTube channel natin ay ina-upload ni Ati Tin, no, ang ating pong executive producer, yung mga episodes natin sa GMA TV. Basta uploaded na yan, automatic alas 9 ng umaga pag Sunday. Yan, sa YouTube at sa Facebook natin. Pero pagka Sabado,
Siyempre sa GMA TV tayo, 7:30 in the morning. At ito, alas 9, live po tayo sa YouTube at sa Facebook natin hanggang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At marami tayong pag-uusapan ngayon. May paalala lamang po ako, no? Ito po ay gusto kong idulog sa inyo ang aking paalala. Dahil, okay, ang paalala ko po ay para sa lahat ng tumatanghilik ng ating Healing Galing products. Kasama po kayo dyan, I'm sure. Wala po tayong authorized distributor or reseller ng Healing Galing products sa Shopee at sa Lazada. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Kaya ang mga original na Healing Galing products ay nasa mga outlets lamang po natin. Dapat po, huwag kang kikilos, Kuya RJ, pag hindi ko pa sinabi, no? Okay, ulitin natin yan. Kasi ire-record ni Ate Tin yan eh. Okay, dapat po ay maging mapanuri tayo sa pagtangkilik ng aming herbal products. Dahil tanging sa mga legitimate at authorized outlets lamang po available ang ating mga Healing Galing products. Ito po ay nakapost sa aming website, no, sa www.healinggaling.ph. At ang dahilan po kaya tayo nag-uusap ng ganito ay dahil nakakarating po sa aming kaalaman na marami ang nagbebenta ng Healing Galing products sa Shopee at sa Lazada gamit po ang aming registered brand na Healing Galing nang wala pong pahintulot sa aming kumpanya. Ang mga original Healing Galing products po ay available lamang sa aming mga physical outlets kung saan may mga naturopathic practitioners po na magpapayo sa inyo sa aming natural na gamutan. At makikisuyo na rin po ako, no, na pakiipagbigay alam po sa amin ang anumang unauthorized selling and distribution ng aming mga produkto sa pamagitan po ng email sa ating hiliggaling@ymail.com o sa amin pong text hotline dito sa 0921-445-0355. Marami pong salamat sa inyong tulong sa amin. Napaka lubha na po ang mga scam na nangyayari, no? Maging sa ibang mga manggagamot po, mga Western practitioners, talagang nakikita natin na nagagamit ang pati mukha nila, ang pangalan nila. At bukod dito naman po sa Healing Galing, bukod sa Shopee at sa Lazada, na napakalaganap po nila ng mga peking galing at mga cheating oil, no? Kaya po kami nasisita ng Food and Drug Administration. Ang FDA po ay nag-aakala na sa amin yun, no? Bagamat patuloy at paulit-ulit po akong nagsasabi sa publiko na walang original na Healing Galing products sa Shopee at sa Lazada. Dahil kami po ang may-ari niyan, alam ko kung nasaan ang mga Healing Galing products. Tanging nasa mga physical outlets po natin yan. At iisa lamang po ang ating Facebook shop kung saan yan ang pinaka-online shopping natin, no? Dahil minamanage po yan ng ating naturopathic practitioner na si Ate Tin, si Ate Christine Serrer de la Cruz, may nagpapayo. Kailangan ginaguide po sa paggamit ng ating Healing Galing products ang mga pasyente. Kaya hindi pwedeng sa Shopee lang at sa Lazada lamang po, no? Tapos nakikita ko ang tataas pa ng presyo nila, sandali. Parang mas mura pa sa amin, yung mga fake mas mahal pa, no? At may isa pa po na gusto kong i-discuss sa inyo ngayong umaga dahil itong nauna na napakatagal na rin po na nagsasamantala sa pangalan ng Healing Galing, itong inner cure at itong verticure, no? Parang gusto pati sa manicure, pedicure, gusto na rin gamitin ang Healing Galing. Hindi po sa amin ang inner cure at verticure. Ginagamit po nila ang aming videos at isinasapaw, ipinapatong yung kanilang produkto. Pero lately, mas lumulubha na po ang pag-take advantage, ang pagsasamantala ng grupong ito, no? Dahil hindi natin sila makilala at hindi natin sila mahagilap dahil sa mga technicalities. Ano po? Eh talaga namang gusto ng
ano, gusto na pong magpakita ang aking pagka-Gabriela Silang dito sa mga scammers na to. Ito po ang latest na fake advertisement na gamit ng InnerCure at VertiCure na yan. Pati bote na ng Healing Galing. O pati bote nila ay tinatapalan na ng Healing Galing. Hindi po sa amin yan, no? Mag-ingat po kayo. Ilalagay din natin sa page natin, sa Facebook at sa YouTube, atitin itong fake advertisement na to. At napakalakas po ng loob nila. Lalagyan ng FDA approved, no? Tapos ito na po, pati pangalan ko po, buong-buo na ginagamit nila nang walang pahintulot, no? Marami rin po tayo mga kaibigan doktor na nagagamit at lahat po sila ay masakit din ang ulo katulad ko. At hindi lang po yan, no? Napiperwisyo po nila ang mga pasyente ng Healing Galing. Siyempre, pag nakita po ang mukha ko, no? Inaakala nila kaagad na ini-endorse ko ito at nabibili nila. Sa pagbili, ang nangyayari po, ang nasisira ang pangalan ng Healing Galing kasi hindi po gumagaling. Ang masama pa, kung nagka-side effect pa yung mga fake na InnerCure, FediCure tuloy. Itong mga InnerCure, VertiCure na ito, no? Eh, kami po ang nadadamay sa amin na nagagalit ang pasyente. Ba't hindi daw gumaling? Eh, ina-advertise namin. Samantalang, kilala po ang Healing Galing na nagpapagaling ng tunay, no? Mahigit isang dekada na po kami dito sa ating programa, sa radyo, sa telebisyon, ngayon maging sa Facebook at sa YouTube, no? Tanging mga original at pangtulong para sa kalusugan po ang mga natural na herbal supplements natin. Kaya ang problema po bukod sa naibigay po ng grupo ng InnerCure at VertiCure na ito na problema namin sa FDA ngayon na sinisita kami sa ating mga pasyente na piperwisyo po sila, no? Ang pera nila ay nasasayang, ang kalusugan po ay lalong naaapektuhan. Sana makonsensya ang mga nasa likod ng InnerCure at VertiCure na ito na nakakapinsala po kayo. Kung totoong ang InnerCure at VertiCure ay mahusay, gamitin po ninyo ang inyong brand at totoong magpa-FDA registration po kayo. Totoong ipa-register po ninyo yan. Kung talagang totoo yan, naku po, kabaho ng laman ng VertiCure at InnerCure na yan na hindi ko alam kung ano nang binuksan po nung pasyente sa amin dahil ini-insist niya na sa amin yon. Nakikita nyo naman po na ang mga Healing Galing products ay ina-advertise natin dito sa ating programa at wala po kaming ina-advertise na InnerCure at VertiCure na yan o ano paman na iniuugnay sa aming pangalan. Mag-ingat po sa peking galing at mga cheating oil at mga VertiCure at kung ano-anong InnerCure na yan, no? Marami pong salamat sa inyong pangunawa. Ayan. Okay, change topic tayo. Ang aga-aga, di ba, nakukonsumi ang lola, New Year pa naman sa lunar calendar. Ano pa yan? Change topic tayo. Okay, may promise ako na magdi-discuss ng pampalusog ng kapalaran, no? Bago ang pampalusog ng ating physical na kalusugan. Inuna ko na po yung pag-release ng aking sama ng loob dito sa grupo na namemeke sa atin. Okay, mga scammers na yan. Hindi lang po ako ang pinapasakit ng ulo niyan, no? Mabuti sana kung wala silang binibigay na problema sa atin, 'di ba? Kaso po pati kalusugan at pera ng mga tao, no? Kami pa po ang naaapektuhan ni. Naituturo kami, baka kami na ang maging peking galing at cheating oil niyan, 'di ba? Okay, now. Kung ngayong Year of the Wood Dragon ay medyo hindi maganda ang dating ng feng shui, no? Sa Chinese, feng shui. Pag Western po ang nag-discuss ng feng shui, ang tawag nila dyan, feng shui. Ayan, mas maganda ang tunog, no? Feng shui. May mga zodiac signs na sinasabi po nila na, ano, na lucky for the year dahil friend sila ng dragon. Yan. Pero
pag dragon daw po ang inyong zodiac sign, hindi necessarily na swerte kayo ngayon taon niya, 'di ba? Pero ang isa po na mas significant na nakita ko ay ang birthday ng Pilipinas, no? Ang zodiac sign pala ng ating bansa ay dog. Eh, ang born under the year of the dog ay hindi po swerte daw ngayong taon na ito, no? At may iba pa kasi enemy sila ng dragon. May mga ganun po sa kasaysayan ng astrology, no? Na pinag-aaralan po nitong mga Chino, ekspertong Chino. Kaya dapat mas lalo tayong maging maingat kasi ang bansa natin ay maaaring prone sa conflict ngayong Year of the Wood Dragon. Kasi Year of the Dog ang Pilipinas. At kung lalo na po kung kayo ay born under the Year of the Dog, ala, baka nanganganib, di ba? Ang magandang kapalaran na lagi nating inaasam-asam pagdating ng bagong taon. Lalo na kung hindi masyadong swerte ang nakalipas na taon, di ba? May science po yan, may tinitignan sila sa astrology, no? Kung ngayon taon na ito, sino ang swerte? Kaya hindi palaging ikaw ang swerte, di ba? Depende po sa umiiral na zodiac sign. At yan ang pag-uusapan natin, okay? Ihanda nyo na ang inyong ballpen at papel at pag-uusapan natin yan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Tuwing Sabado na umaga, i-konsulta kay Doktora E ang iyong mga tanong pangkalusugan at sasagutin niyang live sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Basta't Sabado na umaga, pag alas 9 na, i-konsulta na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Nova Liches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing! Rashes na inakalang dahil lang sa face mask, psoriasis na pala. Alamin ang kwento ng paggaling ni Ace sa Healing Galing sa TV. Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing. All right, may mga nasili po akong tanong tungkol dun sa pagkakaroon ng gallbladder polyps. Padala nyo na po nang ipadala ngayon para isang sagutan ko na lang, ano? Didiscuss natin yan. Siyempre, priority natin na i-discuss ang mga health conditions na idinidiscuss natin o nauna nating idiniscuss sa ating TV program sa GMA TV, di ba?
parang follow-up dito naman sa ating e-consulta online program until 11 in the morning, dalawang oras po tayo magkakasama. Pero, ayan, as I was saying, may mga paraan po kung paano makokontra yung mga negative na sinasabing paparating sa buhay ng mga born under the malas zodiac signs. Ayan, no? Katulad ng nabanggit natin, dapat dagdagan ang swerte. Ang unang-una na pangontra sa kamalasan ay ang pagiging mabuting tao. Okay? Yung hindi po kayo nag-iisip ng masama sa inyong tao, sa inyong kapwa-tao. Okay? Hindi katulad ng mga scammers. Ayan, hindi po sinuswerte yan. Pansamantala, meron silang konti. O kahit dumami pa, eventually may bawi po. May bawi yan. Naku, ayoko nang sabihin ang bawi. Okay. Yan. Huwag po tayong gumawa ng anumang ikapapahamak ng iba. Dahil yun po ay ginagawa lamang ng hindi mabubuting tao at as a result, hindi mabubuti ang nangyayari sa kanilang buhay. Okay, pag tayo po ay laging sa puso natin ay may malasakit sa ating kapwa at tama lang ang ginagawa natin, isang na pong agimat yan sa ating pagkuha ng maraming swerte. Nababasa ni Lord ang ating nasa isipan at ang ating nasa puso. Number one po yan, no? Pangalawa, kapag tayo po ay syempre hindi nakakalimot kay Lord, no? Laging madasalin at kinukonsulta natin sa Kanya ang ating mga misfortune sa buhay, ang ating problema. Sinasagot po yan ni Lord. Pansinin ninyo at may mga sinyales na makikita po kayo na solusyon sa inyong problema. Si Lord po ang pinakamatibay na kausap dyan, no? At ang pangatlo, ang aking suggestion, bukod dun sa sinasabi po nila, diba, yung mga bilog-bilog, ako naman parang hindi masyado dun, no? Pero parang simbolismo po yun, eh, no? Mga bilog-bilog na prutas, ayan, yung mga kulay golden, pula, diba, ganyan. Ang isa pa po na ginagamit ko naman na pangontra ay ang paglalagay ng mga lucky plants. Ayan, dahil may hatid na kalusugan, may hatid na magandang kapalaran, ang lunti ang kalikasan para po sa inyong lingkod. Ayan, kaya tingnan niyo po, no? Mamili kayo sa mga lucky plants na maaaring pangontra, no? Sa mga negativity sa pagpasok ng Wood Dragon Year, starting today, starting last night, no? Nag-celebrate, no? Ang maraming naniniwala dito sa pagpasok ng Year of the Wood Dragon, no? Sa bagong pagpasok ng Lunar Year, ayan, no? Sinasabi pong 9 na ngayon ang tinitingnan na lucky, no? For the next 20 years ang sinasabi po nila, no? Buhay pa ba tayo noon? Sana buhay pa. Okay. So ano yung mga lucky plants na ito na ipopwesto po ninyo sa may pintuan sa loob ng bahay or sa may pintuan bago pumasok ng bahay. Doon po ninyo ilalagay itong mga lucky plants. Titingnan ko po itong listahan kong ito, pero kayo po ang pipili kung ano ang available sa inyo, no? Kasi mas maganda po na available sa inyo para hindi na kayo maghahagilap kung saan pa. Dahil dapat ngayon na meron na, eh. O dapat ba yesterday pa or a week ago pa, no? Dapat meron na po. Okay. Sa akin po, ang inilagay ko sa pagpasok sa pintuan ng aking bahay, sa loob ko po nilagay kasi may ibang plants ako sa labas, no? Nilagay ko po ay ZZ plant, no? Itong money plant na tinatawag din po yan, eh. ZZ plant. Pag hindi nyo po alam ang itsura, paki-search nyo po yan, no? Air purifying plant. At the same time, ito po ay nag-a-attract ng swerte, no? So, pwede dun sa tigkabilang gilid ng inyong pintuan, sa labas, or sa pagpasok sa loob ng bahay, kung saan po pwedeng ipuesto para alam niya yung bibigyan niya ng swerte, di ba?
Okay, tapos ang isa ko pa pong nilagay sa may pintuan ko ay spider plant, no? Spider plant na napakaganda po niya dahil marami na siyang anak na nakalambitin. Yan, parang ang yaman-yaman ang dating niya dahil ang lusog-lusog. Yan, no? Bukod dyan, yung iba po, ano, lucky bamboo. Kaya lang, parang mahal yan. Ito yung nabibili sa mga, ano eh, Chinese stores, no? Na may mga ribbon na pula. Kung meron po kayo niyan, dyan nyo ipuesto, lalo na sa may, kung ang pintuan po ninyo ay nasa may north direction. Okay? Ayan. Ang isa pa po, yung palmera plant, no? Yung parang maliit na coconut tree, parang yung ginagawa natin palaspas, mini coconut tree, pero walang bunga, di ba? Parang namumunga rin siya pagka medyo magulang na, pero mga after 10 years ba yan? Matagal, no? O, tinatawag din po itong areca plant, okay? Maganda po siya for prosperity and abundance, no? At yung mga negative energies ay tinatanggal. Maganda sa loob ng bahay, di ba? Ano pa? Ah, okay, ito palang palmera, by the way. Itong areca palm na ito. Ito po yung pag lumaki ay namumunga nung ginagamit ng nganga ng mga lolo at lola. Yan, yung betel nut. Yan, opo. Nagkakabunga siya ng ganon. Okay, ano pa ang ibang halaman, no? Yung magandang bromeliad, isa rin po sa mga bagay ngayong Year of the Wood Dragon. Kasi ang gaganda ng kulay niya, no? Ang bromeliad. At ito po ay ano eh, parang hawig ang itsura ng sa dragon, yung kanyang bulaklak, no? Pag namulaklak po ang bromeliad, parang mga maliliit na dragon, no? At maaari kayong mamili ng iba't ibang kulay niya. Ayan, simbolismo po siya ng joy, happiness, kasi nakaka-happy pag tinignan niyo siya. At kung magre-regalo po kayo ng halaman sa inyong mga best friends, ay bromeliad po ang maganda kasi maganda siyang regalo, no? Para meron pong effect ng energy ng karangyaan. Ayan, no? Pagka bromeliad ang inyong iniregalo. Eh, lalo na kung may halaman po kayo niyan. Ayan. Pwede rin pong indoor yan. Pwede rin outdoor, no? Yung rubber tree, isa rin po sa mga lucky plants na pwede nyong ilagay. Ipaso lang po ninyo. Paso lang, no? Rubber plant na lumalaki po yan. Pag lumalaki na, syempre, edi ilalabas na natin. Pero itong mga pinag-uusapan natin ng mga lucky plants na ito ay para lang po sa taon na to. Alam nyo po sa feng shui ay bawat taon iba eh, no? Sa susunod na taon, iba na naman. May mga iba na namang zodiac signs ang lucky. Maaring kung malas daw po kayo ngayon, baka mas maswerte po kayo. Pero wala pong malas eh, no? Tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Kaya tayo rin ang magtatanim ng mga lucky plants na ito. Diba? Okay. Yung tinatawag po na Chinese evergreen, yan, lucky plant din po yan, no? Pwedeng indoor, pwedeng outdoor, no? Tinatawag din po yung aglaonema. Yan. So kung hindi nyo ma-search sa evergreen, Chinese evergreen, i-search nyo po sa pangalang aglaonema. Alright? Ba, nakabunot na si Ate Pines ng happy bag winners natin. Sandali lang po, i-announce natin mamaya yan. Ano pa? Ang snake plant. Kung may snake plant po kayo, pwede rin gamitin, no? Pwede rin pong indoor yan eh, no? Okay. Golden pothos also is a lucky plant, no? Vine po ito, gumagapang. Maganda nga, bago pa lang pumasok dun sa bahay nyo, sa may pintuan, gawin yung parang arko, no? Yung pothos, di ba? Parang kinocover kayo ng swerte ng money. Nagtatawag po yan ng money, sabi ng mga naghahanap ng pera, di ba? Okay. Hanging plant po ito, o vine, no? Na gumagapang, okay? At sabi nung iba parang dragon na humahaba, no, ang pothos plant. Ayan. Pwede rin po sa tubig 'yan pa
palaguin eh, no? Kaya lang para ma-prevent ang lamok, eh pinapalit-palitan yung madalas, no? Ang tubig. Kung gusto niyo sa tubig palaguin. So ang dami po, no? Madaming mga lucky plants. Ang peace lily, ano man ang kulay, puti, pula, pwede rin po. Ito yung halaman na parang plastic ang bulaklak niya, na parang may kandilang naka-sulpot doon sa isang side, 'di ba? Yan po yun eh, yung peace lily, no? Ang isa pa, may dalawa pa. Okay. Mayana plant, no? Lucky plant din po ito. Ang mayana ay maliit na halaman na marami pong iba't ibang kulay nito, iba't ibang varieties. May pulang-pula, may multicolored na leaves niya, puro dahon lang po siya. Yung dahon niya parang mistulang bulaklak na. Kasama po sa mga lucky plants yan, no? Maganda siya sa front door, sa may labas po ng bahay. Ang isa pa, nasa family po ito ng ano, ng pako, no? Ito yung pako na hindi kinakain, okay? Ornamental lamang, na mas malalaki ang dahon, mas mahahaba. Yung fern plant po, no? Naghahatak daw po ito ng swerte. Diba? So, hatak pa more, ng swerte pa more. Para sa mga sinasabing not so lucky sa Year of the Wood Dragon. Okay, ayan. Sana po ay makatulong ang aking mga tips na ibinigay, no? Tandaan, ang mabuting kalooban, ang pinaka matibay nating agimat pangontra sa kamalasan. Okay? So, be good always, ha? Huwag tayong gagaya sa mga scammers na talagang napakarami na po nila ngayon. Ingat po, at marami na silang naloloko, no? Ngayon sa ating pagbabalik, sisimulan ko po ang pagsagot sa ating mga hiling katanungan. Uunahin natin ang tanong tungkol sa gallbladder polyps na diniscuss nga natin kaninang mas maaga, 7:30 in the morning, sa atin pong programa sa GMA TV. At syempre, ang first batch ng Happy Bag Winners natin, makalipas lamang po ang ating mga paalala. Tuwing Sabado na umaga, i-konsulta kay Doktora E ang iyong mga tanong pangkalusugan at sasagutin niyang live sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Basta't Sabado na umaga, pag alas 9 na, i-konsulta na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Nova Liches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing! Rashes na inakalang dahil lang sa face mask, psoriasis na pala. Alamin ang kwento ng paggaling ni Ace sa Healing Galing sa TV. Alas 7:30 ng umaga, Sabado.
ating e-consulta online program. At unahin ko na po, baka makalimutan ko itong unang batch, mga pangalan ng unang batch ng Happy Bag winners natin. Pakonsuelo po natin ito para sa mga subscribers ng Healing Galing, lalo na sa YouTube at sa Facebook, no? Kayo po ang may pangalan dito. Basta subscriber, sharer, top fan, ayan, yung mga nagpapadala ng mga hearts, mga stars, no? Maraming pong salamat, no? Natutuwa po kami. At sa mga babasahin ko pong pangalan, ang kailangan nyo pong gawin now na ay mag-comment ng present. Yan, okay? Hindi bukas, hindi after 1 hour, ngayon po, no? Habang nagla-live po tayo, okay? Kailangan natin ang comment ninyong present, okay? Yung mga hindi ko babasahin ng pangalan, yung hindi ko tatawagin, hindi po kayo kailangan mag-present, ha? Okay. Congratulations to the following winners. Makakatanggap po kayo mula sa Healing Galing ng ating Happy Bag. Si Lenny Laurino, Bendang De Dios, Teodesia Viguelia, ulitin ko. Teodesia Viguelia. Bulol na bulol ako sa pangalan po ninyo. Si Merly Marquez at si Ronnie Tuger. Ayan. Congratulations po. Paki-comment lang po now na ng present, ha? Ulitin ko ang mga Happy Bag winners natin. Si Lenny Laurino, Bendang De Dios, Jodesia Viguelia, Merly Marquez at Ronnie Tuger. Ayan, paki-comment po ng present. At huwag po mag-comment ng present kung hindi ko po nabanggit ang inyong pangalan. Naku, ang dami na naman magko-comment ng present yan, no? Okay, pag sinabing huwag, sige nang sige naman. Alright, wala na tayong magagawa niya. Walang gamot sa pungsoy dyan, eh, no? Okay, now, dumako na tayo sa ating healing katanungan. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Alright, yan. Sa ating mga healing katanungan, iba naman pala yung isang gallstone na pala yung kay Librada. No? O sige, pwede kong pagsabayin yan ng kasagutan. Ang unang tanong ay galing po kay Christina Peno Hermoso, ayan. Sabi ni Christina, magandang umaga po. Ang tanong ko po ay about sa gallbladder polyp. Meron po kasi ako. Sana, Christina, napanood mo yun, ha? Episode natin kaninang umaga tungkol sa gallbladder polyp. Kasi malubha, eh. Yung nangyari sa kanya, no? Napabayaan kasi at hindi niya napapansin na sa tuwing kumakain siya ng mamantika, sumasakit. Dati natitiis pa hanggang sa halos humiga na siya sa kalsada, no? Nanaranasan niya yon. Dapat hindi mangyari sa iyo yan, okay? Ang isa naman tanong ay galing kay Librada Balmores. Sabi ni Librada, happy healing morning po, Doktora E. Ano po ang gamot sa gallstone at ano po ang mga bawal kainin? Maraming salamat po. Senior na po ako, 75 years old. Ayan. Okay. Kasi parehong nasa gallbladder ang problema. Kaya pinagsasabay ko po sila, no? Okay. At kapag magkapareho halos ang dahilan bakit nagkakaroon ng deposito diyan sa gallbladder natin, no? Ang unang-una ay ang kakulangan sa tubig. Okay, pag marami po kasi tayong tubig na iniinom, flushing ng flushing yan ng mga toxin sa ating system. Kaya palaging hydrate. Yan ang sinasabi ng Healing Galing, di po ba? Okay, now, pangalawa na dahilan, kaya nagde-develop ng gallbladder stones, ng gallbladder polyps, no? Sa stone kasi, ganito po yun, ha, Librada. Sa stones, yung accumulation po ng maraming maalat na mamantika. Okay? Accumulation sa ating katawan dahil kinulang sa tubig, hindi nag-flushing, no? Naipon ang mga alat, okay, na muo at may sebong kasama. Kaya gallbladder stones. Pagka gallbladder polyps naman po, sa kaso ni Christina, ay may halong maasim, no? Yung
magkatuwang na pagpasok sa system ng mamantika na maalat at maaasim. Yan, kaya polyps ang naibibigay. So, pag alam na natin ang dahilan, alam na natin ang iiwasan, Christina and Librada, di ba? Okay, ganyan ang gamutan natin sa healing galing way, di ba? Sa halip, ang kakainin natin ay masasabaw. Yan. Masasabaw na hindi mamantika at hindi maalat. Tama lang po na magkalasa. So, wag na tayong dagdag ng mga patis, ng toyo. Maaring sapat na ang asin. No? Asin lamang ay maaring sapat na po. Okay? Now, kasabay ng masasabaw na pagkain, kasi kasama po yan sa gamutan natin sa natural healing, no? Hydrate nga. Eh, syempre, tutulungan natin ng oras-oras na pag-inom ng warm water, Christina and Librada, no? Kahit isang baso man lang, o maganda kung nakaka 2 glasses tayo per hour, pag may sakit, okay? Yung iba dyan, namumuna, pinupuna ang sinasabi ni Dr. E, hindi alam kung ano pinupuna. Pag may sakit na po, diba, pag naglilinis tayo ng bahay at masyado marumi, mas marami kang tubig na nagagamit para malinis yan, diba? Ganon din po sa ating katawan, sa ating system. Pag may sakit, ang sinasabi ko, damihan mo ang inom ng tubig, diba? O katulad ni Librada at ni Christina, no? Okay. So, pag laging masabaw ang pagkain, maraming tubig, ang epektibong pantanggal ng gallbladder polyps at gallstones ay ang herbal calcutab. At ang tamang dose, dahil mahina po ang herbal, ang tamang dose para epektibong mailabas, no? Sa katawan ang gallbladder polyps at ang gallbladder stones ay 10 tablets po. 10 tablets ng herbal calcutab ang iinumin after breakfast, after lunch, after dinner. Yan. Kapag properly hydrated, Librada and Christina, mapapansin nyo po, no, na mabilis maglalabas ng toxins ang system. Okay. Kay Librada, mapapansin nyo po, ay sasama sa dumi, no, ang mga berde-berde. Okay. At maaaring may kasamang hindi magandang amoy. Eh. Ganon din po sa polyps, no? Kaya lang sa gallbladder polyps, bukod sa may berde-berde, Christina, yung parang may, ano po, parang may mucus, no? Parang may mucus. So, itatapon nyo po yun. Kaya ako naman dinidescribe sa inyo, pasensya na baka may kumakain pa. Para alam nyo po kung ano yung lumalabas. Ayun yun, di ba? Okay. So, hayaan nyo po na tuloy-tuloy na lumabas. Pagka po napansin ninyo na nawawala na yung sintomas, nawala na yung parang sumasakit, yung parang humihilab, yan, or yutot ng yutot, dighay ng dighay, or madalas gutom, or mabilis mabusog. Marami po kasing sintomas yung pagkakaroon ng problema sa gallbladder. So, pag sa tingin ninyo, nawawala na yun or nababawasan na, hindi na kasing dalas, hindi na kasing tagal, no? Librada and Christina. O, pwede nyo na pong i-reduce ang intake, na bawasan na ang pag-inom ng herbal calcutab mula sa 10 tabletas, 6 na tabletas na lang hanggang matapos ang gamutan. Opo, 6 tablets after meals, 3 times a day, no? At kailan naman ititigil ang pag-inom ng herbal calcutab, no, para sa gallbladder stone? Kung mapapansin po ninyo, ang sunod-sunod na 3 araw na wala na pong lumalabas. Yan. Sa unang araw na wala nang lumalabas, hindi nyo kaagad ititigil kasi baka intermittent lang yon, no? Baka bukas meron na naman. Okay? So hintayin nyo po yung eksaktong 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw na wala na talagang lumalabas, stop na po ang pag-inom ng herbal calcutab, no? At maayos na po. Mararamdaman din, eh, no? Mapapansin at mararamdaman din ng pasyente. Okay? Ayan. Maraming pong salamat, Christina Peno Hermoso at Librada Balmore, sa inyong mga katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. Okay. Now, sa isa pang katanungan, ito naman po ay galing kay Veronica Mercolita. Ayan. Sabi ni Veronica, ano po magandang herbal ang iinumin ko po
para magkaroon na po kami ng anak ng kinakasama ko po. Ayun, gusto na maging mami ni Veronica. Alam mo, Veronica, meron tayong magandang lately lang. Itong kailan lang yan eh, no? December ba yun, Ate Pines? Yung infertility episode, panoorin mo yung infertility episode. Tsaka, hindi mo nabanggit, Veronica, kung bakit hindi kayo magkaroon ng anak. Sino ba ang may problema? Dapat nagpapacheck po. Kung si husband ba ay mababa ang sperm count o yung motility, yung liksi, no, ng kanyang sperm ay may problema, o ikaw ba may problema, Veronica? Pero dun sa episode natin, sa Healing Galing, sa GMA TV na natin pinalabas yun, yung husband ang may problema, no? Kaya siya yung tinulungan natin. At naka-upload ang video natin, Veronica, sa YouTube channel natin at sa Facebook, no? Ang gagawin po ninyo, paghahanapin ninyo yung sakit ninyo, kung paano napapagaling the Healing Galing way, itatype nyo lang po, okay? Isi-search nyo, Healing Galing Infertility. Ayan, lalabas po yung video na yon, no? Na makakatulong, Veronica. Pero dahil ikaw ang nagpapakonsulta, ang aking conclusion ay ikaw ang may problema. Okay? Ganun ba yun? I-discuss natin at sa lahat ng iba pa po na kababaihan na nagkakaroon ng problema sa infertility. Pag sinabi pong infertility, ibig sabihin, isang taon na po kayong nagsasama, yun ang tinitignan eh, no? Tapos wala pa kayong anak. Yan, baka may problema sa infertility. Tapos yung iba naghahabol na, baka maurungan na ng regla, sabi nga po, wala pang baby. Pag-usapan natin yan, Veronica, ha? Makalipas lamang muli ang ating mga paalala. Tuwing Sabado na umaga, i-konsulta kay Doktora E ang iyong mga tanong pangkalusugan at sasagutin niyang live sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Basta't Sabado na umaga, pag alas 9 na, i-konsulta na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page, at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing. Rashes na inakalang dahil lang sa face mask, psoriasis na pala. Alamin ang kwento ng paggaling ni Ace sa Healing Galing sa TV. Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing. Music.
Alright, patuloy tayo sa unang oras po ng ating e-consulta online program. Live tayo sa ating YouTube at sa ating Facebook. Ayan. Sa kondisyon ni Veronica, nagtatanong siya kung ano daw ang herbal na dapat na inumin para magkaroon na daw sila ng anak ng kanyang partner, no? Okay. Veronica, sa holistic approach, maraming gagawin, no? Hindi lang yung iinom lang ng herbal, di ba? Ang dami mong kakainin na pampalusog dapat. Okay? Yung mayaman sa iron, no? Number one, i-check mo. Bukod dun sa ano nga, kailangan kasi ng budget pag magpapa-check up ka, di ba, sa OB gynecologist mo, di ba? Ah, ngayon, pag wala pang budget, ayan, nag-iipon pa. Paano mo malalaman kung sapat na ba ang taas ng inyong immune system na makakatulong para sa pagkakaroon ng baby, no? Kasi pag ang nanay hindi masyadong malusog, lalo na yung kanyang itlog, hindi masyadong malusog, di syempre hindi makakabuo ng baby, no? Yung iba nagde-develop ng PCOS o polycystic ovarian syndrome, di ba? Kailangan ay pinapa-check nga kasi yan. Now, kung kalusugan lang ang problema, mapapansin mo, pag nilagay mo ang iyong palad, halimbawa, no, ang palad mo nilagay mo sa iyong, dito sa lap, ibababa nyo po na ganyan. O pagka hindi pinkish, ay may problema, mababa ang immune system kung sobrang putla ng palad, di ba? Dapat pinkish naman yan. O isa pa, maputla, tingnan mo rin yung balat mo. Tapos, minsan yung iba sobrang payat, yung iba naman sobrang taba, 'di ba? Pag payatot, kulang sa sustansya. Yung sobrang taba naman, sasabihin ng OB-gynecologist, magpapayat ka ng konti at yung fats mo nakakaapekto, may ganun Veronica. Okay. Tapos, gagawin mo din, syempre ay maagang matulog. Siguro naman wala kang bisyo kasi pag may bisyo pa, mas nakaka-delay 'yon, 'di ba? Tapos yung tamang tulog, pag puyat ng puyat, di puputla, di ba? O bababa ang immune system sa pagtulog pa lang, nakakakuha ka na ng sustansya, di ba? Nagre-recharge ka on time at sapat ang pagre-recharge. Parang cellphone din, di ba? Okay. Tapos yung morning sunlight exposure sa umaga, nakakapagpaaraw ka ba? O pag medyo maputla, ayan, dagdagan natin ng exposure sa sikat ng araw. Sa ibang bansa po na hindi masyadong sumisikat ang haring araw, nagte-take pa sila ng vitamin D, 'di ba? O tayo, eto na, nandiyan ang sikat ng araw, libreng-libre. Tapos, ayan, sa pagkain, kailangan mga iron rich, no? Alam mo, kahit hindi ka bumili ng Hiling-Galing products pagka marami kang gulay na kakainin, madaming iron rich food, ay kakayanin mo 'yan. Yung ating available sa lahat ng mga outlets ng Hiling-Galing, yung Berden tableta na may tatak na HG, Arthrospira po yun, no? Yun ang multivitamin natin dito, Veronica, sa Hiling-Galing, no? Karaniwan na sa mga pasyenteng hindi makakain ng sapat, di ba? Sobrang mababa ang immune system. Tinutunaw na sa gatas na iniinom para pumasok yung sustansya. Pero pag kaya mo naman na makahagilap sa iyong kinakain, base sa iyong kinakain lang, kaya din, lalo na kung malunggay. Palagi natin tinuturo ang pinakuluan na sampun tangkay ng malunggay sa apat na basong tubig, yun ang pinakamadami. Pero pagka kailangan mo na two glasses na lang ng tubig sa 10 tangkay ng malunggay para purong-puro. Yan po yung may mga anemia, leukemia, ganyan, no? Pero pwedeng 4 na basong tubig. Medyo warm mong iinumin yan. Pagkakulo, sasalin mo sa thermos. Yung mga dahon naman, kakainin pa rin, isasahog natin sa ating lulutuin, di ba? Ayan. Tapos, lahat ng mga dark na kulay ng pagkain, yun ang piliin mo, ha, Veronica? Yung mas green na nakangkong halimbawa, or mas mapupula at parang violet na dahon ng kamote tops. Dahon na kamote tops pa, di ba? Okay. Tapos yung mga isda na mayaman sa iron, ito yung mga
tuna, tambakol, tulingan, salmon. Huwag na yung mapuputlang isda, Veronica. Kung palaging galunggong, tilapia, naku. Ibang sustansya naman na makukuha natin doon, hindi naman necessarily mayaman sa iron. Mapapansin nyo po yung isda na mayaman sa iron, meron siyang laman na maitim, no? Yung iba tinatanggal, ba't ang itim? Eh, yun na nga yung sustansya. Diba, Veronica? Okay, ayan. Tapos, sa karne naman, red meat po. Ang baboy po ay hindi red meat eh. Diba? Tapos yung mga ordinaryong chicken na tinitinda, ang maganda, yung native chicken natin. O kaya, ayan, ako, nagsitakbuhan, Ate Pines. Okay, o kaya yung mga Chinese chicken, no? Na, ano po, parang ulikba sila eh. Puti ang, ano, isa lang ba yan? May tumalon sa aking mga papel. Okay, yung Chinese chicken, nabibili po yan eh. Sa may arangke ba, marami pa ngayon. Ito po yung puti yung mga balahibo niya, pero pag tinanggalan ng balahibo, ang itim, no? Ay, napakaraming sustansya nun, di ba? Tapos lalagyan pa ng sibot sa Chinese restaurant, ginagawa po yun. Alright. Yung mga baka, kabayo, kalabaw, kalapate, puro kakaka, itik, usa, yan. Mga mayaman sa iron yan. Okay, ano pa? Para maraming pagpilian si Veronica, di ba? Paminsan-minsan dinuguan, huwag niyo lang dadamihan yung ano, yung vinegar, 'di ba? Kasi pampaputla pag may vinegar eh. Yung mga ganung pagkain, Veronica. Pag kumain ka ng mayaman sa iron na pagkain, ang i-stimulate mo ay itong balakang, no? Itong center of the bone marrow, okay? Yung likod ng balakang na nasa itaas ng puwitan. Yan. Applyan mo ng warm compress yung face towel na ibinabad sa ano, malinis na face towel na binabad sa malinis na basin na nilagyan ng 2 glasses hot water, half glass vinegar. Yan. Pag na-absorb na, pigain mo mabuti habang mainit, idadampi mo dun sa likod, no? Paulit-ulit bago ang gentle massage ng Healing Galing Oil pabilog. Mapapansin niyo po pag may problema dito sa dugo, no? Kulang sa sustansya ang dugo, itong balakang parang nangangalay siya, no? May similarity naman sa pangangalay ng mga binabalakang o yung may rayuma sa balakang, may spondylosis, parang ganun din eh, no? So, tiyagaan lang po ng gentle massage ng Healing Galing Oil, Veronica, sabay ng pagkain ng iron-rich food kasi dito pinapanganak yung mga dugo eh, no? Kukonvert ng center of the bone marrow yung mga iron-rich food na kinakain natin into hemoglobin, no? Itong protina sa dugo na nagbibigay ng ano, ng magandang oxygen at sustansya sa ating system. Ganun yun. Okay. Pero, ayan, 50% na yan sa paggaling, di ba? Pwede mo pandagdagan ng Arthrospira tablet natin kung talagang mababa ang immune system mo. Okay. Pag adult po, ang Arthrospira intake, yung berdeng tableta na may tatak na HG, 10 tablets po, no, para tumalab sa adult na mababa ang immune system. Pero isinasabay natin ang pag-inom ng herbal Arthrospira tablet kasabay ng breakfast, ng lunch, ng dinner, hindi before, hindi after, no, para kasabayan na tinutunaw siya, no, kasabay ng pagkain na dinadigest sa ating system. Okay, tapos ito ang magandang pantulong sa iyo, Veronica, ang pagsistimulate ng iyong sex chakra, no, yung mga gustong magkaanak na kaagad-agad, sustansya sa katawan. Siyempre, may ka-partner ka, may kasiping ka, di ba? Okay. Yung ating sex chakra, ang pinakamabilis i-stimulate ay yung nasa puson, no? Mula sa puson, pataas papuntang pusod, Veronica. Dampian mo lang ng warm compress kahit mainit na bote para lang mag-open ang skin pores dito sa bandang puson, no? Pagulungin mo yung mainit na bote hanggang maramdaman mo yung init, tapos sundan mo ng pag ma-massage, dapat mainit din yung kamay. So, lagyan mo yung Healing Galing Oil, tapos ganyan, irarab mo, no? Tapos, mula sa puson, papuntang pusod, pataas ang daloy ng haplos ng Healing Galing Oil. For 20 minutes or longer, no? Yung mga bara-bara sa sex chakra, tinatanggal. Okay? Tapos, sundan mo ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Bago matulog sa gabi, magandang gawin yan every night, no? Tapos, syempre, malulusog na pagkain, ha? Veronica, naku,
Kasi ako eh, ano, alam mo ba ngayon, Veronica, na-excite ako sa mga magbubuntis ngayon kasi maganda daw magbuntis at manganak sa panahon ng Year of the Dragon. Yan, kaya bibilangin nyo. Eh, 9 months lang naman yan bago matapos ang taon. Baka magka-baby na kayo ng dragon. Yan ang sinasabi nila. No? Okay. So, good luck, Veronica. Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. Ayan. Itong katanungan po, nasaan ba yung tanong ni Lola? Okay. May ano eh. Nakita ko para sa apo niya na itinatanong niya. Ha? Ito na naman ako dahil marami masyado to. I see. Okay. Ay, regular natin to eh. Si Lola Shusi Serundo. Siya pala yung nagtatanong. Sabi ni Shusi, normal ba yun, Doc, na pinagamit ko ng hilinggaling guava soap yung apo ko, mahapdi daw, may rashes or butlig-butlig siya sa braso at kita. Pina-check na dati ng mama niya, di na daw maalis yun. Matatanggal po yun. Kaya nga, Lola Shusi, kung mapapansin mo, hindi nga gumagaling yung apo mo doon, di ba? Ngayon, bakit siya gagaling sa guava soap? Kasi buhay ang enzymes ng guava soap. Galing po ito sa mga maliliit na usbong ng dahon ng bayabas. At pag nawala na yung hapdi, no, sabi mahapdi, parang kinakagat. Kasi buhay yung sabon mo, no? Sabihin mo sa apo mo. Pagka hindi na siya mahapdi, tingnan mo, magaling na. Habang hindi pa magaling, ginagalingan pa lang o pinagagaling pa lang ng guava soap enzymes, may hapdi siya. Subukan mong sabunan ng ordinary cosmetic soap, walang hapdi. Kasi hindi sila buhay na sabon. Cosmetic soap sila. Okay? So, normal po yun, Sushi. Mas maganda kung after magsabon with guava soap ang iyong apo, ay palagyan mo, pasundan mo ng ano, serpentina cream. Serpentina cream, mabilis na gumaling yung sinasabing anumang mga skin diseases, skin condition na hindi gumagaling. Kasi sabi ng mama, di na daw maaalis yun. Maaalis po yun. Pero turuan natin ang holistic approach, Shusi, ang iyong apo. Painumin mo ng maraming tubig, iwasan ang maraming sitsirya, at iwasan ang mga puro prito-prito sa bawaan ng pagkain at makakatas na prutas. Ganun, para maalis. Kung hindi babaguhin ang diet, hindi nga mawawala yun. Diba? Okay. So, maraming salamat, Sushi. Shusi, na tongue twister din to, no? At sana ay makatulong sa iyong apo ang aking payo, ha? Babalikan ko po ang ilan pang mga hiling katanungan makalipas muli ang ating mga paalala. Tuwing Sabado na umaga, i-konsulta kay Doktora E ang iyong mga tanong pangkalusugan at sasagutin niyang live sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Basta't Sabado na umaga, pag alas 9 na, i-konsulta na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed.
handog ng inang kalikasan. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Rashes na inakalang dahil lang sa face mask, psoriasis na pala. Alamin ang kwento ng paggaling ni Ace sa Healing Galing sa TV. Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing. Alright, patuloy po tayo sa second hour na po ito ng ating e-consulta online program. Humahabol sa problema ng gallstone si Edhen Moreno. Kaano-ano mo si Edren? Kasi si Edhen siya eh, no? Sabi kasi ni Edhen, good morning po Doc E. Ano po gamot sa may gallstone at ano po bawal pa pagkain? Salamat po. Okay. Kanina na-discuss ko na, di ba, Edhen? Doon sa tinatanong mo na bawal na pagkain, dito tayo mag-zero in sa ating discussion, no? Ang bawal sa may mga gallstones para hindi sumumpong, no? Yung sintomas ay lahat ng mamantika. Yan. Kung hindi mo napanood yung episode natin sa GMA TV kanina, panoorin mo bukas alas 9 ng umaga. I-upload na yan sa YouTube at sa Facebook natin, no? Pero kasama sa mga bawal kainin para hindi humilab ang tiyan, yung mga may caffeine, no? Soft drinks, yung kape, yan. Pag yung mga yan, kadalasan sinasabi ng pasyente, uminom po ako kasi ng soft drinks, ayan, or kape, ayan, humihilab. So, yun ang i-avoid. Pero, yung tinatanong mo, bawal na pagkain, para hindi na mag-progress, para hindi na lumubha ang kondisyon. Siyempre, yung mga binanggit ko na kanina na mga mamantika na maalat, no? Eh, pag sinabayan mo pa nga ng maaasim, tutubo rin ang polyps. Diba? Gallbladder polyps. Yun nga yung topic natin kanina sa GMA TV program natin. Diba? Okay, Edhen. Maraming salamat sa iyong katanungan, ha? Alright. Dito po sa tanong ni Nancy. Si Nancy Malabanan. Sabi niya, good day po. Ang biyanan ko po ay 86 years old na. At base sa kanyang laboratory, ay may bukol siya sa matres at kailangang operahan. Ngunit dahil sa kanyang edad, ayaw na niya. May lumalabas din po na discharge na may amoy sa kanya. Ayun, may infection po eh, ganito. Siguro makakayanan niya, Nancy, no? Itong natural na gamutan. Kailangan natin siyang i-provide ng ano, ng steaming board. Available ito sa lahat ng mga outlets ng Healing Galing. Kung hindi nyo po alam ang pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa inyong lugar, paki-open nyo po ang website ng Healing Galing, ha? Ang website po ay www.healinggaling.ph. Ayan. Tapos, pag-open, i-click nyo po yung outlets. At may contact numbers din ang mga outlets natin dyan para makapunta kayo for free consultation. Pwede po kayo mag-set ng appointment, ha? Okay. At dapat alam nyo po kung anong araw nagsasara ang outlet na malapit sa inyong lugar. Kasi minsan iba-iba ang araw na sarado sila, no? So kung saan ang suki nyo, pakialamin kung ano ang day off nila, ha? Pero ganito, Nancy. Ang number one, dahil may discharge na siya, mukhang may infection na nga po,
serpentina po kaagad. Kaya pa sigurong ano, i-hydrate nyo lang po si nanay, ha? Yung 10 tabletas ng serpentina ang ipainom po ninyo. At para makainom po siya ng marami, ngayon pa lang na hindi pa umiinom ng serpentina tablet, ay turuan nyo na pong uminom ng inalog na tubig, no? Okay, kukunin ko ang aking baon. Warm water po, yung mainit, ipatikim nyo sa kanya yung init na hindi naman nakakapasok para sa kanya. Tapos ilagay nyo po sa container, no? Lagyan nyo ng space dyan para maaalog po ninyo. Babasagin nyo yung tubig, no? Para mas madali niya mainom. Liliit na magiging pino yung molecules ng tubig at matatanggal dun sa masyadong compressed na clustering. Okay? So, isi-shake nyo po na ganyan. 20 counts, another 20 counts. Malakas po. Hindi pwede yung alug-alug na ganyan-ganyan lang, no? Lalakasan nyo po para maraming mainom si nanay. Okay? So, inom ng inom ng inom. Tapos, puro masasabaw ang pagkain na walang asim, ha? Bawal na. Bawal na kay Nanay Nancy ang mga sinigang natin, lahat na may pampaasim, ha? Tapos lahat na may suka, mabubutong gulay, laman loob, yung mga ganyan, yung mataas sa uric acid at acidity, at lalo ng maasim at malalamig, nakong dami ng bawal. Basta sabaw-sabaw na walang asim, walang mabubuto, ganun lang. At walang ginataan, okay, Nancy? Yan, para lilinisin natin ang system ni nanay, maraming sabaw, nilaga, ganyan. Pag gusto niyang medyo dry, steamed. Okay, wala na munang prito-prito, baka maging cancer eh, di ba? Eh, sabi mo may discharge na may amoy. Para matanggal yung discharge na yon, lalo na yung amoy, ang ipapainom mo sa kanya ay tigsa 10 serpentina tablets. Available ito sa lahat ng outlets ng Healing Galing, no? 10 tablets after breakfast, 10 tablets after lunch, 10 tablets after dinner. Huwag lang sisip-sipin kasi may coating lang yan, mapait yan sa loob. Okay? Yan, para matigil na yung amoy. Tapos yung pagkain, importanteng factor yun sa ating natural na gamutan, Nancy. Okay? Pag iniinom na niya yan, siguro days lang mawawala na yung manifestation ng infection, yung baho na amoy, no? Yung vajayjay steaming procedure, ituturo ng ating naturopathic practitioner. At nandun din ang steaming board, no, sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing. Kailangan nyo sa vajayjay steaming procedure ay Healing Galing oil, no, bukod dun sa steaming board. Tapos ay kung may aches and pains, may pananakit na nararamdaman si nanay, yung herbal vitamins B1, B6, B12, tigsa 10 din, no? Kapag ka hindi kayang inumin na, ay ilagay mo sa gatas niyang iinumin, tutunawin yung tableta. Pero kaya nga pinapahydrate ko na, pinapainom na ng maraming tubig. Para sa susunod, pag iinom na ng maraming tableta, kaya na niya. Kasi nanunuyo ang lalamunan pag kulang sa tubig, eh, no? Tsaka masasabaw na pagkain. Makakatas na prutas, maganda sa kanya. Nancy, wag lang yung may asim. Wag lang yung citrus fruits, anumang citrus, no? Nandyan ang singkamas, pwede sa kanya, i-blender mo, lagyan mo ng tubig, no? Tapos yung hindi mabuto itong peras, yan, pwede rin sa kanya. Ang mansanas, okay naman, no? Yung pagka-grapes naman, seedless, okay? Mga seedless na, mga ganun. Hayaan mong mahydrate na mahydrate si nanay. Tapos, huwag ititigil yung serpentina habang nandun pa yung ano, yung problema, yung bukol, ha, tuloy-tuloy. Tapos isasabay ang pag-inom ng herbal calcutab. Okay, yan ang pang-expel ng bukol eh. Ha? Sa ating holistic approach ng gamutan, ang iinumin ni nanay ay 10 tabletas din. Mahina ang herbal eh. 10 tablets din ng herbal calcutab matapos naman. Matapos siyang mag-breakfast, matapos mag-lunch, matapos mag-dinner, ganun. Okay? Tapos tutulungan habang nakahiga siya, hindi siya nagva-vajayjay steaming procedure, hilot-hilot pa ng Healing Galing oil, no, para mas mabilis magkaroon ng resulta. At kung kaya niyang gawin 3 times a day ang vajayjay steaming procedure, Nancy, tulungan mo na lang, makakayanan ni nanay yan, ha? Kailangan lang alalayan natin ang pasyente, okay? Maraming salamat, Nancy, sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. Si Stephanie Rakisa Casaldo, ay, Cadalzo, sorry. Ulitin ko, si Stephanie Rakisa Cadalzo, no? Ito po, babasahin ko yung kanyang message.
Ang sabi niya, lagi po mabigat pakiramdam ko at nakukuryente po ang kaliwang katawan ko. Nagkakaproblema po ang ugat ninyo. Hindi nyo po ba pina-check up yan? Pag pina-check up nyo po, malalaman yung dahilan at saka yung posibleng pwedeng gawin, no? Pero ganito po. Okay, ganito ang gagawin natin. Pag kayo po ay masipag, pahinga muna. Okay? Kung kayo naman, dati-dati pa, ay marami namang pahinga, baka kulang sa stretching. Ganun po yun eh. Sa natural healing, binabalansi po natin. Kung sobrang trabaho na, abay pagpapahingahin na yan. Pag sobrang pagod yun, pagka naman madalas ay nasa tumba-tumba lang, baka kailangan ng mga stretching-stretching na yan, Stephanie. So, ano ba ang kondisyon, di ba? Okay. Kung kailangan, meron tayong dumbbell, ayan. Pero, itong kalahati lang eh, ng bahagi ng katawan, sabi mo, nakukuryente, no? Meron pong mula doon sa dulo ng daliri, itong mga to, mga ugat na yan, dugtong-dugtong, dapat po ay sinistimulate natin, no? Ng healing-galing oil. Okay, Stephanie, tutok lang at babalikan ko ang iyong katanungan para hindi maputol ang discussion natin tuloy-tuloy para sa mga may problema sa ugat at talakayin po natin makalipas lamang muli ang ating mga paalala. Tuwing Sabado na umaga, i-konsulta kay Dr. E ang iyong mga tanong pangkalusugan at sasagutin niyang live sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Basta't Sabado na umaga, pag alas 9 na, i-konsulta na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Nova Liches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing. Rashes na inakalang dahil lang sa face mask, psoriasis na pala. Alamin ang kwento ng paggaling ni Ace sa Healing Galing sa TV. Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Alright, maraming salamat sa mga pagbati, sa mga hearts, sa mga stars, no? Thank you po. Hindi ko na kayo maisa-isa, ha? Marami tayong binabasang mga sakit dito, mga katanungan. Itong message ni Razel Kadampog Lopez at saka si Ana Opena,
parang humahabol sa mga bukil-bukil eh, sabi ni Razel. Sister ko po, may cyst ovarian. Ayan, VJJ steaming din ha, Razel. Tapos Calcutab, Serpentina. Yung binanggit ko kanina, applicable sa condition ng iyong sister, Razel, no? At maari mo siyang tulungan na mahanap ang episode ng Healing Galing tungkol sa ovarian cyst, ovarian cancer, yung mga uploaded natin sa ating YouTube channel at sa Facebook para mas mabilis na natututo sa natural na gamutan, the Healing Galing way, ang pasyente. Ang isa-search nyo po ay Healing Galing ovarian cyst, ganyan, or Healing Galing ovarian cancer para yung pasyente po ay naigaguide natin sa pamamagitan ng mga videos natin, Razel, ha? At ikaw naman na regular na tumututok dito sa atin, eh, madagdagan mo pa ang assistance sa kanya, di ba? Okay. Si Ana Opena, sabi niya, kaya pa po ba matunaw ang sis, Doc? Malaki na po kasi siya. Naku, Ana, may mas malalaki pa dyan. I'm sure, panoorin mo yung ovarian cyst. May episode tayo na lola na siya, na malaki na yung tiyan, na ano, napakaganda po ng istorya noon. Panoorin nyo, Ana, no? At isabay mo ang pasyente, syempre, para nai-inspire sa paggaling ng mga pasyente natin sa bawat episode ng Healing Galing. Mga ano po yun, mga success cases, matagumpay na mga gamutan yan na fini-feature natin sa mga programa po ng Healing Galing sa TV, no? Para ma-inspire ang mga pasyente. Okay? Kasi hindi naman agad-agad nakakapanood ng Healing Galing. Yung iba, nakwentuhan lang. Yung iba, late nang nalaman, no? Lalo na kung kulang sa budget. Okay. Si Roselyn Francisco, habol din sa kanyang tanong ng bukol. Sabi niya, pag may mayoma, ano po ang pwede gawin? Salamat po. Ganun din, Roselyn, no? VJJ steaming procedure at ang pag-inom ng herbal Calcutab. Kung may discharge, may infection, or for prevention ng infection kung matagal na, sinasabayan ng Serpentina tablet intake. O kung kaya na, kung kulang sa budget at kaya ang mapait, may mga Serpentina plant tayo, yung mapait na halaman po yun, no? Tapos pag may discomfort, herbal vitamins B1, B6, B12 ang pinapainom natin sa pasyente, Roselyn. Hindi tayo nagpapainom ng pain reliever kasi may side effect nga, di ba? Yung B vitamins, kaya natatanggal yung mga aches and pains kasi ina-address niya yung palusugin, palakasin yung ugat na pandama. Yung nakakadama ng pain, di ba? Kaya magandang tulong ang B vitamins. Okay, Roselyn? Ayan. Hanapin nyo ang episode. Mayoma episode naman ang hahanapin mo, Roselyn. Healing Galing, mayoma. Ganon, ha? Para mabilisan ang ating pagtalakay. Okay. Now, dito po sa ilan pang mga healing katanungan, si Marjoy Himpisalia. Ayan, sabi niya, si Mary Joy, sabi niya, tanong ko lang po, minsan po kasi nananakit po ang aking paa, banda po sa bukong-bukong, ano po dapat kong gawin? Salamat po. Naku, nangyari sa akin yan, Mary Joy, no? Sa sobrang kakakain ko araw-araw ng aratilis, ayan, naku, ano to, yung plantar fasciitis ang tawag po dyan, no? Ang medical term dyan, maraming uric acid. Alisin mo na yon kahit kape. Naku, ang daming sumusumpong ng rayuma dahil sa kakakape. Ano ba ang hilig mo na matataas sa uric acid pag ginataan? Madami po yan eh. So, baguhin nyo po yung diet ninyo, no? More on collagen-rich food. Ayan, pag may mga rayo-rayuma, aray-aray, no? Ito ang pagpipilian mong collagen. Ganito, Mary Joy, every time kakain ka, kailangan collagen rich yan. Kahit merienda, collagen rich yan. Okay? Ang merienda ko nga dati, ano ba itong arroz caldong chicken feet? Ayan, puro chicken feet. Aba, pangalawang araw, wala na, di ba? So, kung bukod sa chicken feet, of course, nandyan ang litid ng baboy, ng baka, kalabaw, bakit sa mga litid-litid na yan, sabawan mo, no? At papalitan niya yung cushion dun sa talampakan, no? Para matanggal yung pananakit. Sa gulay naman,
yung mga saluyot, alugbati, talinum, gainura, no, paddle cactus, aloe vera, yung egg whites, yung puti ng itlog. Yan, madaming sources ng collagen eh. Damihan mo yan sa pagkain mo. Tapos, okay, ang pinapainom natin dyan ay yung ating herbal rhizome pills para iiihi mo naman, ilalabas naman. Magpapasok ka ng collagen pero i-expel mo naman yung mga uric acid at acidity sa system mo. At the same time, nasa strengthen yung kidneys kasi vitamin din for the kidneys, yung herbal rhizome pills, no? Pagka malubha masyado ang problema at matagal mo nang tinitiis, Mary Joy, simulan mo ang pag-inom ng herbal rhizome pills, I mean, sa mataas na dose, 20 pills. Mahina kasi ang herbal eh. Dito sa atin, habang malubha ang kondisyon, marami ang iinumin. Pagka gumiginhawa na, binabawasan na natin. Ganun, paunti na paunti. No? Okay, so initial intake mo, Mary Joy, ay 20 pills ng herbal rhizome pills bago kumain, no? Before breakfast, before lunch, before dinner, okay? Tapos maraming sabaw-sabaw at collagen rich food ang pagkain, no? At pagka sasabayan natin 'to, no? Sasabayan natin ng gentle massage ng Healing Galing Oil kasi doon sa bukong-bukong, 'di ba? Sabi mo mula sa bukong-bukong at doon sa ano, banda ng paa na apektado ng pananakit, no? So, massage ng Healing Galing Oil, ayan. At saka, kung sa talampakan mismo, hindi pa ganyan ang hilot, dapat nakaganon ang kamay. Habang maraming Healing Galing Oil yung talampakan, talagang ganyan, tapos tinatapping-tapping natin. Ayan, ganun. Ha? Sundan ang pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea. Tapos, maraming collagen-rich food. Days lang yan. In my case, kasi masipag ako pag may discomfort ako, kinabukasan tanggal na, naisuot ko na yung chinelas ko, Mary Joy. Eh. Okay? Yan. Tapos, syempre, yung herbal vitamins B1, B6, B12 para sa ano mga ugat. Ha? Okay. Ang B vitamins natin, magkakahiwalay po yan. Iniinom after meals 3 times a day. Ilan ang dose? Ayan, yan marahil ang tanong ni Mary Joy. Kung matagal na at sobrang lubha na at maraming pananakit na dinudulot, no, yung kondisyon, 10 tablets na, 100 milligrams lang yon, no? 10 milligrams lang kasi yung isang tablet natin. So, 10 tablets after meals, 3 times a day. Baka hindi pa lumagpas ang isang linggo kung talagang masipag ka, araw lang ang bibilangin, gumiginhawa na Mary Joy. Kung isasabay natin ang puro collagen sa ating diet, ha? Okay, maraming salamat Mary Joy sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. Ayan. Si Ed Cortez, sabi niya, good morning po. May panlinis siguro. May panlinis sa tutuli po. Pangpatak po. Okay. Ang tinutukoy siguro ni Ed Cortez ay ang tutuli na namuo. Pagka namuo na, pag namuo na, problema na po, diba? Dinudukot na yan sa loob. Pagka wax pa lang na malambot, nalilinisan pa natin, diba? Pero pag sobrang napabayaan at hindi na asikaso ang once a week or once every 2 weeks na paglilinis ng tenga, nabubuo. Ang pampatak natin dyan, Ed, ay Healing Galing Oil. No? Okay, pero may ritual yan, ha? May ritual. Okay? Di ipapatak mo. Bago matulog sa gabi, wag naman during daytime kasi baka may makakita sa'yo ano ba yung tumutulo sa tenga nitong tao na to, di ba? So, pag ikaw na lang sa kwarto, no, ipapatak mo yung Healing Galing Oil. Kung wala kang dropper, pwede yung lagay mo sa bulak tapos tsaka mo siya ipapatak. Ganon, no? Tapos, yung nasa bulak, ikukuskus mo pa kung saan yung gusto mo siyang ikuskus o sa may discomfort, di ba, Ed? Pagkapatak mo, sa dalawang tenga, ha? Ang pantanggal ng tutuli, so naipatak mo na. Pag naipatak mo na, di syempre naka-upright position ka. Hahatakin mo ngayon ang tenga. Hatak pa taas, hatak pa papunta sa likod, at hatak pa baba. Ganon ang hatak sa tenga, paulit-ulit, no? Tapos, matulog ka na. Ayan. Isang umaga, kung talagang mahirap tanggalin yan, pwede kasing the following morning makita mo na nasa unan mo na nakadikit yung tutuling malaki. Okay. Pero kung sobrang
nakadikit at malaki na, baka on your second or third day, ha, natatanggal yan. Huwag mong puwersahin, okay? Ganun-ganun lang, hatak-hatak lang. At hiling-galing oil ang ating ginagamit dyan, alright? Si Arturo Sakmarbula, ayan. Sabi niya, Doc, ano po ba ang gamot sa Almoranas? Morning po. Morning, Arturo. May dalawa tayong klase ng operasyon sa Almoranas, pero gawin nating holistic ang approach, ha, para mas mabilis gumaling at saka hindi na paulit-ulit. Okay. Ang Almoranas, karaniwan na, pag napakadalas natin, tinitibi. No? Pag matigas ang dumi, kaya dapat mag-hydrate ka na para hindi na paulit-ulit. Okay? So, inom ng tubig na madalas, damihan ang masasabaw na pagkain at makakatas na prutas at yung matutubig na gulay. No? Yan ang holistic approach. Meron tayo sa mga outlets ng hiling-galing ng rectal steaming board. No? Yun din ang ginagamit natin sa vajayjay steaming. Sa rectal steaming, yung anus ang itinatapat, diba? Pero ganito ang procedure nun. Maglagay ka ng hiling-galing oil sa bulak na malinis, tapos isi-stimulate mo doon sa anus. Okay, yan. Mas maganda kung nakaligo ka na para malinis na malinis, ha? Okay. Sa pag marami, basang-basa ng hiling-galing oil yung bulak na yon, tapos iipit mo na lang na muna dyan. Yan, dyan lang siya, nakababad, habang magpapakulo ka ng pang-steam, no? Ayan. Katulad na nakikita mo, nagre-rectal steaming na yan eh. Okay, yan. Pero, yaan, bago siya umupo, tsaka niya nilalagay yung hiling-galing oil. Ang sinasabi ko nga, steaming board na po yan at may nakalagay na dyan eh. Bago mangyari yan, ito muna, Arturo, no? Magpapakulo ka kasi ng 3 basong tubig at 1 basong vinegar. Yun ang ginagamit sa steaming eh, na nakita mo kanina, no? Pakukuluan niyang kulong-kulo as in rolling boil, magkasama yung 3 basong tubig at 1 basong vinegar. Sasalin mo muna sa thermos yon, no? Pero nakaipit na yung bulak na basa ng hiling-galing oil, di ba? Ayan, pwede mo nang tanggalin yon, tapos uupo ka na unti-unti lang. Unti-unti kang uupo kasi kung sobrang mainit, nakakapaso yon. Pag medyo nagsasubside na yung init at saka ka na uupo doon for 20 minutes o habang may sumisingaw na init. Yan ang ating natural operation sa Almoranas na pwede mong gawin ng 3 times a day or mas madalas pa, di ba? Tapos, dahil may inflammation yan, pwedeng uminom ng herbal serpentina tablet. Kailangan uminom ng serpentina tablet para sa pamamaga, no? Kung sobrang maga, 10 tablets ng serpentina intake after meals 3 times a day. Kung hindi naman magaano pang nagbibigay ng problema, 6 na tabletas ng serpentina pwedeng inumin after meals 3 times a day. Kung may kirot-kirot na nararamdaman, sobrang sakit, mahapde, no? Lagi mo lagyan ng hiling-galing oil, tapos yung herbal vitamins B1, B6, B12, no? Tig 100 milligrams, matatanggal yung pananakit. Iniinom after meals 3 times a day. May isa pa tayong paraan ng operation kung halimbawa hindi mo kaya yung rectal steaming procedure. Yung iba kasi mas hiyang yan. Yung isa pa ay steaming eh. Yung hot seats bath ba? Ito steaming pala. Hot seats bath yung isa, no? Yung uupo ka sa palanggana o kung may bathtub ka, yan, magkahalong mainit na tubig at tap water, no? Pero maglalagay ka muna ng hiling-galing oil dun sa anus, tsaka ka dun ka naman magsisteam. Yung iba, yun naman ang ginagawa. Pero yun, 20 minutes din ang minimum. Pag lumalamig, babawasan mo yung tubig, tapos dadagdagan mo ng mainit. Ganun naman ang sistema doon. Naka-Indian seat ka naman doon sa loob ng banyera or bathtub. No? Nakailangan hanggang sa may pusod para maganda ang distribution. Para pati yung, ano, pati yung prostate ay nahahagip na, Arturo. Diba? Yan. Tapos mag-hydrate. Ha? Okay, maraming salamat. Iwasan mo rin yung maanghang tsaka mga pinirito muna para mas mabilis tayong gumaling. Okay? Yung mga procedures na binanggit ko, maaari mong gawin ng 3 times a day. Either yung rectal steaming or yung hot seats bath procedure, Arturo. Okay? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Ayan. Okay, yung babalikan ko kanina, naku, sorry ah.
Natabunan, buti na lang nabuklat ko ulit si Stephanie Rakisa Cadalso, no? Na mispronounce ko na, nakalimutan ko pa, sorry Stephanie ha. Ang lola mo eh nasi senior moment. Okay, lagi na mabigat ang pakiramdam ko po, sabi niya, at nakukuryente po ang kaliwang katawan ko. Ganito ang gagawin mo, isabay mo yung kamay at paa sa herbal soaking powder, no? Okay, ang gagawin mo, kahit na kaliwang bahagi lang ng katawan mo, Stephanie, ang nakukuryente, pareho, okay, babalansihin mo, ha? Yung mga ugat mo kasi ay may problema. Okay. So paano isasagawa yung pag-aayos no ng hindi balanse na kuryente ng iyong katawan? Nakaupo ka sa paa mo, sa paanan mo ay meron kang baldeng malinis no na lalagyan mo ng herbal soaking powder. Available ito sa lahat ng outlets ng Healing Galing. Okay. Ilalagay mo sa balding malinis yung powder. Tutunawin mo ng mainit na tubig. Dadagdagan mo ng tap water at sa tamang init na kaya mo, ilulubog mo ang paa. Okay? Tapos may naka-standby lang na mainit na tubig sa tabi mo. Kasi yung kamay mo sa basin, no, ilalagay. Ilagay mo muna yung herbal soaking powder, tapos tunawin ng mainit na tubig. Dagdagan ng tap water at ilubog ang mga kamay. Okay? Sa daming parang ano, parang covered na yung kamay mo. Ganon din yung sa paanan. Pag lumalamig, dagdag ng mainit na tubig. No? Ganon din sa paa. For 20 minutes or longer, Stephanie, kung may kasama ka na pwede maghilot sa'yo ng Healing Galing Oil, pataas. Okay? Nakasoak ka na ganyan. Tapos may isa maghihilot sa iyo ganyan. O kung hindi naman kaya, pati sa paa sana sa binte. Okay, habang naka-soak. Kung hindi kaya, after ng soaking period, no? Pataas ang haplos ng Healing Galing Oil sa binte, mula sa paa sa binte papuntang hita. Ganon. Ganon din sa braso, yung dinemonstrate ko. Pero wag mo kakalimutan ipa-stimulate yung center of the bone marrow at saka itong spinal column na mismo, no? Mula sa batok pababa sa likod pababa doon sa may center of the bone marrow pabilog. Dito yung pinapanganak yung ating mga ano, diyan sumisibol yung mga ugat natin eh. So, parang nandiyan yung ating generator. Stephanie. So, ihilutin din ng 20 minutes or more. Mas matagal, mas maganda. Very gentle ang massage ng Healing Galing Oil mula sa batok, pababa sa spine, pababa doon sa balakang na yon, paulit-ulit, pataas ulit. Ganon, ha? Tapos, yung ating mega dose ng herbal vitamins B1, B6, B12, 4 times a day mo na inumin. Mega dose na to para ma-strengthen yung mga ugat mo, ha? Tapos avoid muna ang puwersa. Ang herbal vitamins B1, B6, B12 ay iinumin mo, Stephanie, after breakfast, after lunch, after merienda, in the afternoon, and after dinner. Okay? Tapos, mag-omega 3 ka. Malaking tulong yan para sa mga sirkulasyon, no? Ang omega 3, kung hindi ka naman high blood, pwedeng twice a day lang. Pag high blood ka, gawin mo ng 3 times a day. Okay? At tiyagaan ang gentle massage ng Healing Galing Oil kung kaya mong gawin yung soaking and massage no ng 3 times a day, mas maganda. After ng massage, inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Pag pinawisan ka dahil sa cleansing, ayan, mas mabilis ang paggaling, Stephanie, ha? Okay, maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Tingnan mo nga naman, natabunan yung papel mo na nakalimutan kong balikan. Biro mo yun, Stephanie. Eh, baka matapos na nakalimutan ko pa, magagalit ka sa akin. Sorry ha, na-delay. Okay, babalikan ko po ang itinatanong ni MB Pinoon tungkol sa lipoma at si Liza Evangelista, fatty liver naman. Sabay kong i-discuss, malalaman nyo kung bakit. Okay. Dito muna tayo sa limang winners nating muli no sa Happy Bag. Parang pakonsuelo po kasi natin ito sa inyo no na mga regular subscribers natin, mga top fan ng Healing Galing, mga sharers at mga patuloy na nagpapadala ng mga hearts
mga emojis ng mga ano to, stars, no? Yung mga nagpapadala ng stars, gumagastos pa pala sila. Maraming marami pong salamat sa inyong tulong at suporta sa Hiling Galing. O, ito ang Happy Bag winners natin ngayon sa second hour. Si Ferdinand Divina, Razel Kadampog Lopez, si Anton Milano, si Marilu Urbina, si Mercy Belano Sumangid. Ayan. Paki-comment lang po, now na, ng present, no? Para maiparating po namin sa inyo ang inyong happy bag, okay? Hindi mamaya, ngayon, kayo mag-pe-present, okay? Kasi yung iba, replay na, dun sila nagpe-present. Late na po, sa live po kayo magpe-present, ha? At ang mga hindi ko po binanggit na pangalan ay hindi kailangan mag-present. Pero nagpe-present sila. Bakit kaya? Okay. Ulitin ko ang mga happy bag winners natin. Congratulations kay Ferdinand Divina, Razel Kadampog Lopez, Anton Milano, Marilu Urbina, Mercy Belano Sumangid. Okay, marami pong salamat sa inyong suporta at congratulations sa panalo sa inyong happy bag. Baka sa susunod, yung ibang masipag mag-present, sa susunod, baka matawag na po kayo, ha? Okay. Ito na, balik tayo sa ating mga hiling katanungan, mga katanungan pangkalusugan na inihahanap po ng Tugmang Lunas sa natural na paraan ng gamutan. The Healing Galing Way, sabi ni MB Pinoon. Good morning, Dr. Calvario. Ano po ang gamot sa lipoma? At si Liza Evangelista, sabi niya, ano po pwede sa fatty liver? Di po ako umiinom ng alak. Okay, very good, no? Ibig sabihin, non-alcoholic fatty liver po ang nangyari, Liza, no? At bakit ko kayo pinagsasabay ni MVP noon? Kasi po, yung fatty liver at yung lipoma, karaniwan na po ay galing sa cholesterol, no? So, iiwasan nyo pareho kayo ang mga pagkain na mataas sa cholesterol. Okay, lalo na po yung galing sa karne, taba, balat, no? Balat ng baboy, yung mga sitcharon, at lahat po ng pinirito. Kaya palagi tayo sa hydrating diet, eh. Kasi fatty liver na po at lipoma, pag maraming mantika, no? Tapos pag sinabayan pa ng uric acid, ay magandang kombinasyon, MVP noon, ng lipoma, ang mga fatty food at yung mataas sa uric acid. Kaya aalisin mo yun sa diet. Okay. Now, pareho kayong pwedeng uminom ng herbal calcutab, no? 10 tablets after meals, 3 times a day. Pero, tuloy-tuloy ang inom ni MVP noon ng herbal calcutab kasabay ng pagmamassage ng Hiling Galing oil doon sa bahagi na may lipoma, no? Hanggang sa humupa ito. Si Liza naman, pwede nang i-reduce ang intake ng herbal calcutab kung makikita na meron ng mga langis sa pagwiwi, may langis na sa pagpupo, mamantika, pwede nang i-reduce ang intake ng herbal calcutab from 10 tablets after meals 3 times a day to 6 tablets na lang hanggang mawala. Okay? Yan, ganun ang pag-inom. So, magkaiba ang pag-inom ninyo, ha? MVP noon at Liza Evangelista. Marami pong salamat sa inyong mga katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. Alright. Dito sa katanungan ni ano pala. Okay. Si Juday, no? May tanong din. Si Juday Jonel Aquino. Kasi po, dito sa kanyang tanong. Doc, good morning po. Sana po matulungan niyo po kami sa kapatid ko pong may cervical cancer. Maraming salamat po. Juday, unang-una, para ma-inspire ang iyong kapatid, panoorin niyo ang episode ng Hiling Galing sa YouTube, sa Facebook, no? Hiling Galing Cervical Cancer. Para
kung kaya ba niya yung gamutan na ganyan, no? Madedetermine niya yan. Okay. Kasi ipinagagawa natin ang ano, ipinagagawa natin ang vajayjay steaming procedure, no? Tapos yung pag-inom ng herbal calcutab at syempre serpentina, hindi nawawala para sa inflammation at para ma-prevent ang para po makatulong, hindi na prevention, may cancer na eh. Mataas na dose po binibigay natin, no, pagka cervical cancer na lalo na stage 3, stage 4, sinasabayan pa po yan ng ano, ng detox protocol diet, tapos later on pag getting better na ay binababa na natin sa hydrating alkaline diet, no? At may herbal vitamins B1, B6, B12. Pero dahil cancer na ito, mas maganda po na mag-walk-in na kayo, no? Pumunta na po ng personal sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing para sa free consultation. Free consultation po sa lahat ng mga outlets natin. Juday, kahit na pinapayuhan ko ng ganito, di mabilisan pa rin to. Diba? Kasi konti lang yung oras na ating iniaalat. 2 hours lang to para sa napakaraming pasyente natin, no? Kapag ka nag-walk-in sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing, mas ma-explain, no? At makakapagtanong kayo, makakapagpalitan ng paliwanagan na sa ating naturopathic practitioner. Pakihanap lamang po ang pinakamalapit na outlet ng Healing Galing. Marami na pong cancer cases ang ating nalunasan, naka-upload sa Facebook, naka-upload sa YouTube natin, no? Panoorin nyo po. At dadagdagan naman ang ating ano, naturopathic practitioner na naka-duty sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa inyong lugar, Juday, no? Itong aking mga payo. Kasi kailangan mahabang paliwanagan yan pag cancer condition na para seryosong usapan na nakatutok, no? Para sa paggaling ng pasyente. Ha, Juday? Maraming salamat po sa inyong katanungan. At babalikan ko po ang ilan pang mga healing katanungan. Babalikan ko ang ilan pang mga healing katanungan makalipas muli ang ating mga paalala. Tuwing Sabado na umaga, i-konsulta kay Doktora E ang iyong mga tanong pangkalusugan at sasagutin niyang live sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Basta't Sabado na umaga, pag alas 9 na, i-konsulta na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7:30 ng umaga, Sabado. Healing Galing. Rashes na inakalang dahil lang sa face mask, psoriasis na pala. Alamin ang kwento ng paggaling ni Ace sa Healing Galing sa TV. Alas 7:30 ng umaga, Sabado.
All right, patuloy po tayo at binabasa ko itong katanungan ni Shirley Aquino. Ang sabi ni Shirley, ano po gamot doc, isa breast cancer na kumakalat na po ang bukol sa ibang parte ng katawan. Ibig sabihin po, ano yan? Stage 4 na, no? Pag may metastasis na po yung pagkalat, no? Kailangan po yan one-on-one na sa ating naturopathic practitioner o kung gusto nyo dito sa main office ng Healing Galing, no? Kung malapit po kayo dito sa amin, ang main office po ay nasa 522 Quirino Highway dito sa Quezon City, pero sakop kami ng Novaliches. Kung papasok kayo galing sa EDSA, pasok ng North Avenue, no? Ito pong tutumbukin nyo yung Quirino Highway, dadaan po kayo sa Mindanao Avenue, tapos kakaliwa kayo sa Quirino Highway. Makikita nyo na po, nasa kaliwa kami, no? Berding Building. Pag galing kayo sa Balintawak, nasa kanan naman kami, okay? Para maituro po sa inyo ang gagawin. Pagka ganyan po, detox protocol diet, Shirley Aquino. Tapos herbal calcutab, serpentina, B1, B6, B12, Hilinggaling oil, gentle massage sa affected area kasi. Pero kung mababa na ang immune system ng pasyente, dinadagdag natin ng Arthrospira o tingnan mo, mabilisan lang to kasi 10 minutes na lang tayo. Pero kung personal po napupunta sa outlet ng Healing Galing, maipapaliwanag mabuti, no? Lalo na kung kasama ang pasyente. Nahahabol po yan, no? Basta itatama natin ang mga pagkain, maraming bawal. Ang mga nagkakasakit po, lalo na kung paulit-ulit ang inyong sakit, abay palitan nyo na po ang pagkain ninyo, no? Kasi dyan po natin nakukuha karaniwan ang karamdaman natin. Maling kinain, maling ininom, hindi ginawa at ginawang mali. Diba? Mga ganun po. Kulang ang ilang minuto lamang, Shirley Aquino. Kailangan masinsinang usapan. Naglalaan po kami ng oras, no? Para lang maipaliwanag sa pasyente pagka ganyang condition, Shirley. So, hindi pwede mabilisan. I-walk in na natin yan sa outlet na pinakamalapit ng Healing Galing. At yung detox protocol diet, kaagad ang pag-aralan para mabilis makarecover ang pasyente kahit stage 4 cancer po yan, no? Or hanapin nyo rin sa ating YouTube, sa ating Facebook, Shirley Healing Galing Breast Cancer, para nai-inspire ang pasyente kung paano gumagaling at may gumagaling po, no? Sa mga pasyente po natin na igine-guest ay puro successful cases yan, ha Shirley? Marami pong salamat sa inyong katanungan, no? Si Lito Badeo, sabi niya, happy healing morning po, Doktora E. Ano po ang gamot sa namamagang kidney? Naku, kailangan po, hydrate na hydrate yan, ha? Yung hydrating diet, alkaline hydrating diet ang tawag natin dyan, no? Mabilisan na rin to, Lito, ha? Pero pinapainom natin bilang vitamin for the kidneys ang herbal rhizome pills, no? Sasabayan lang ng hydrating diet kasi walang tool ang katawan natin pag hindi tayo properly hydrated, hindi ma-flush out ang toxins. Pag may tubig, pag may hydration, mabilis mailabas ang mga toxins sa system sa pamagitan ng pagwiwi, pagpupo, pagpapawis. Pati nga, pag mainit-init ang mga tubig na yan, pati pag utot-utot at pag dighay-dighay, nakakabawas, no, sa atin pong mga imbalances sa katawan. Okay, so ang kakailanganin dyan dito, super hydrating diet, madalas na pag-inom ng tubig, no? Yung pag-inom ng herbal rhizome pills, 20 pills, namamagana eh, 20 pills ang aking reseta online sa pasyente mo, Lito. Iniinom ang herbal rhizome pills bago mag-almusal, 20 pills bago magtanghalian at bago maghapunan, ganun ha? Tapos, 10-10 serpentina tablet, ito ang may cooling effect at pantanggal ng inflammation. 10 tabletas ng serpentina, matapos kumain naman yan, 3 times a day. Okay? Tapos sa nararanasang discomfort ng pasyente, herbal vitamins B1, B6, B12, gawin mo ng mega dose 4 times a day na, no? Para ma-strengthen lahat ng mga ugat na sumusuporta sa kidneys. 100 milligrams ng B1, ng B6, ng B12 after breakfast, after lunch, after merienda in the afternoon, and after dinner. Ganon, ha? Tapos, gentle massage ng Healing Galing oil sa kidney points, no? Meron ba tayo, Kuya Edre, nung massage ng Healing Galing oil sa kidney point, no?
yung a-applyan ng warm compress tig kabilang gilid ng bewang, nakahilera ng siko lito, no? Yung may vinegar sa malinis na basin. Ito, panglahatan ng ano to, warm compress. At malapad kasi yung cloth natin na binasa sa basin na merong mainit na tubig na may vinegar. 2 glasses hot water, 1/2 glass vinegar. Tapos ganito ang massage ng Healing Galing Oil sa kidney points, no? Yung tapat ng siko, ayan. From the back to the front, no? Pag natutuyo ang Healing Galing Oil, wala pang 20 minutes, dagdag ng dagdag. Maganda pong palatandaan na hiyang kayo sa Healing Galing Oil pagka natutuyo. Dadagdagan kasi ina-absorb ng system at mabilis na nagkakatulungan sa ating natural na gamutan, no? May kidney exercise din tayo. Pakita natin kay Lito Badeo, Kuya Edren, ang kidney exercise natin, no? Na malaking tulong. Ayan, yung pong kembot na yan, ayan, pakaliwa, pakanan, patalikod, paharap, yan po ang kidney exercise natin. Kailangan yan, Lito Badeo, kahit na mga, kung kaya ay 30 counts, no? 50 counts, 100 counts, depende sa kaya ng pasyente. Ulit-ulitin, 3 to 4 times a day. Kasi pag ginagawa natin yung healing exercise para sa kidneys, dumadaloy ang mas maraming sirkulasyon ng dugo. Eh, no? Pag pumasok po ang oxygen, dyan nasi-strengthen ang mga organs natin. Kaya may mga healing exercises po tayo, no? Sa puso, sa baga, sa kidneys, ayan. At dito naman sa condition nga ng pamamaga ng kidney na ikinukonsulta ni Lito, no? Meron po tayo niyan. Halimbawa, healing galing, healing exercise. Ayan, no? Mapapanood niyo po yan sa YouTube at sa Facebook natin, ha? Lito Badeo, maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo, no? Okay. Si Angie Angeles, may katanungan din. Sabi niya, happy healing morning po, Dr. E. Ano po, magandang herbal ang pwede kong inumin? Medyo po madilaw ang mata ko, pero okay naman po result ng SGPT at SGOT ko. Okay, Angie, kung hindi ka naman napakaraming kinukonsume ng mga nagpapadilaw ng mga pagkain, yung vitamin A rich food, yung maya't maya, may manggang hinog, may papaya, may carrots, may ganyan, di ba? Kung hindi ka naman ganon, may isa pang check-up na pwede mong puntahan, ha? Kasi yung sa SGPT at SGOT para sa fatty liver. Kung hindi fatty liver, lalo na kung medyo may masakit at may namamaga, baka hepatitis condition. Kaya pwede kang magpa-HEPA profile, no? Kung wala namang maga, wala namang masakit dito sa bandang kanan, baka nga yung diet mo, check mo rin. Diba? Baka kailangan ng maraming tubig at kailangan may variety ang pagkain, Angie. Ha? Okay. Hydrate pa more. Sana sumobra ka lang sa vitamin A. Sana hindi hepatitis condition. Kasi okay naman sa SGPT at SGOT mo eh, ha? Okay, maraming salamat sa iyong katanungan. At naku, kapos na naman po tayo sa oras eh. Sana po ay marami tayong natulungan sa ilang mga payo natin. Ang ilang mga katanungan po na hindi ko nasagot sa umagang ito, muli ay nandyan po ang ating mga naturopathic practitioners, no? Senior at junior man yan. Nakatutok po sila sa ating programa at sasagutin po ang inyong mga katanungan. Until next Saturday morning, syempre sa GMA TV muna, 7:30 in the morning, at dito po ay may mga follow-up tayo, no, na entertain mga follow-up questions ng 2 oras dito po sa ating Facebook Live at sa YouTube Live natin, no? At yung iba po ay pwede nyo na lang i-text sa ating mga ano, sa ating text hotline, no? Dito po sa Healing Galing direct text hotline natin, Monday till Sunday, bukas po ito. Basta may pasok kami, basta hindi holiday during office hours. Ang direct Healing Galing text hotline po natin ay 0921-445-0355. Text hotline lang po ito, kaya no calling. Pagka may ipa-follow up po kami ang tatawag sa inyo, ha? Okay, again, ang direct Healing Galing text hotline, dito lang po ito sa main office ay 0921 445
0915-445-0355. Ang ating pong mga outlets ay may sariling hotline nila, no, na makikita po ninyo sa website natin sa Healing Galing. At naalala ko po ang Healing Galing San Pablo City, Laguna outlet po natin ay nag-transfer na sa bagong location, no? Ah, okay. Hindi pa. February 12 pa pala ang paglipat doon. Dito na po, starting February 12, ang ating free consultation sa D-Zone Building Compound, tapat ng Gate 2 ng SM City San Pablo. Madali pong makita itong outlet natin na bago ngayon. Purok 5, Barangay San Rafael, San Pablo City sa Laguna, ang bagong Healing Galing outlet natin sa San Pablo City. Itong February 12 po ang simula, no? Okay. At free consultation po sa ating mga outlets. Sa mga nagsischedule naman po ng acupuncture, yung mga inquiries sa acupuncture, ay ano po, wala pong walk-in ha, kailangan naka-schedule po kayo kasi 5 cubicles lang po meron tayo. Hindi pwedeng sumobra, no? Pero ito po ang Healing Galing Acupuncture hotline natin, 0969-628-7369. Okay, 0969-628-7369. Maliligo na po at magbabasa na, no? Bago magpa-acupuncture, para hindi na magbabasa after ng treatment at kailangan po busog ang pasyente. Habol ko lang, ang dating Healing Galing Los Baños, Laguna, ngayon po ay nasa Bai, no? Nasa Bai, Laguna na ang ating free consultation dyan sa 1407 Unit 4 along Bai, Calawan Highway na po, no? Malapit po sa kanto ng Bai National Highway sa Barangay Dila Bay, Laguna, no? Ang hotline natin dyan, the same pa din, ang 0922-533-1535. Okay. Until next Saturday morning, marami pong salamat. Thank you very much for watching. Until next Saturday morning, ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Marami pong salamat. Happy healing morning.